是李友进啊，是李友进，是李友进，是宋，是宋，是不那个？Grabe din si Zon, kaninoon mo si Ipa talaga. Oo naman, pero iba talaga yung retry battle, eh. Retry dito ni Benogu. Ayan na naman, no. The frontliner, pero Game Lab is still going to be on the red side. With first two prayubans, Matilda Angela, before esports still. Huwag natin maguhin, ganun pa rin. Ano yung last ban nila kanina? Parang pakita, hindi, pakita sila. Ano, Euphoria ang nag-ban. Nang pakita, pinig ko, Valentina eh. Kadita yata. Kadita. Ay, oo. Kadita ni Ryujin. Oo. Or the zone. Kasi hindi talaga pwede bibigay eh. Ba't yung bibigay kasi sabi niya sa nanlulunod eh. Kaya nga, besties eh. Best of the best yan. Yeah. And yun, nakikita natin na kailangan mo nalang pag-aralan maigi. Paano ba ulit yung atake natin, Coach? Coach, paano ba? Kasi pag inopin natin, nag-discuss sila, sabi ni Coach. Ano bang mas gusto nyo? Kadita o yung Cho? Kasi dalawa lang yan eh. Kung ano yung mas gusto nyo, mas okay kayo kalaban, doon tayo yung open natin. Wala-wala nga kakapuntahan yan. Diba? Ayun, sabi ni Abos, sumasagot si Abos. Hindi, Coach, kasi kapag ano yan. Hindi, Coach, kailangan ko ng katulong. Hindi pa din nakaasa rin talaga sa akin yung pag-zone. Gusto mo, Coach, kunin ko yung kasi, Teresla. Kasi, more on support, hindi naman pwedeng si Steve ang mag-zone, Coach. Oo, ayan. Kasi, Rafaela, mahirap mag-zone yun eh. Pwedeng bigyan. Ngayon, Ryujin still, ha? Three straight Valentino Praia tayo. Aba, talaga naman. At ngayon, ayan na nga sina... Ay. Coach! Sabi ni Abos kanina. Ay, hindi ko pala kailangan na tutulong sa akin, Coach. Ako na tutulong. Oh. Ako na pala. Tapos si Takinaga. Coach, parang... Ano eh? Kunin ko na to, Coach. Kanina. Medyo rapmahi eh. Pagbalik ka rin natin muli. Parang agawin ko na kaya, Coach. Oh, sige, sayo na yan. Sabi ni Coach Kahalo. Sige. Sige. Itong sa'yo. Ah, ito sa'yo. Yan. Oh, Euphoria Esports naman. Baksha. Baksha and then Zone Hero. Or, hindi. Pwede itong ano eh. Hindi sila magpa-pry-eak siya. Feeling ko. Hindi. Ano to? Hero ni Heads. Hero ni Heads? Either Esme o X-Borg. Ina. Haborg. Haborg. X-Borg. Feeling ko kasi kung panlaban sa Trisla, G. Or sila ba gagamit ang Yuzong? Pero hindi, pag ibabase natin sa playstyle ni Heads, di ba? More on ganun talaga yung nababasa natin. Baksha, X-Borg. Ay! Lancelot! Tapos Haborg, X-Borg. Tumama tayo sa Haborg, pero dun sa Lancelot, na-miss out natin. Na nagla-Lancelot man nga rin pala to. Oo, ito yung mga, pang malakasan ni Binogo itong mga to. Pag kumukuha na siya ng mga Lancelot, lagi nga, di ba, nagpa-pause ako ng mga winning moment. Yeah. Pag nananalo yung Euphoria, laging si Binogo, sing-sang, mga ganun-ganun. And kanina kasi, di ba? More on si Martizi ang napupondo na ngayon sa Lancelot. Di binigyan ni James Pangs eh. Oo, eh ngayon, nagpapakilala mo rin si Binogo. Sabi niya, I'm a strong contender. Oh! Pero, show naman ni Steve. Parang inagaw na ang lahat ah. Kinuha niya yung Valentina. Hindi, pero kasi si Steve, way gumagamit back season 1, nung nasa Blacklist Academy pa itong si Steve, show na rin ang mga hero niyan. Oh naman. Setter tank naman siya ngayon. Ayan, kanina sinabi ko. Coach, hindi kasi pwede si Steve Romespo na Romespo. Ito. Itong sa'yo. Ito na, sige. Pagbibigyan kita. Show na natin. Bigyan kita ng hero na ito. Mangulit ka. Pero, this goes both ways ha. Pag nag-fail naman yung mga sipa dito, yung isang show, maaari sila doon na madali. At kita man naman ang takbo ng draft natin, medyo may kabilisan, Kufra tatanggalin. Feeling ko ano to eh, yung TZ hero eh. Feeling ko Iksha ulit. Iksha ulit. Kasi feeling ko pag hindi pa rin natin ang ganyan Iksha, possible Iksha to. And maaari naman ang Game Lab, open ang Given Farsa to be fair. Pero yung Novaria, I think... Hindi na. Kasi they already have the Cho and the Trisla. And the idea is, they need instant burst. Yung Novaria kanina nahirapan, although maganda yung mga pag-haulin-haulin niya. Tsaka yung paglatag ng Astral Echo. Pero you need a more of an AOE. Mas malaki na effect onto the team fights. Mas ramdam na presence, to be fair. And for Euphoria Esports naman, acknowledge pa rin. Acknowledge with receipt ang Brody dito. Ni Yuk Tizi. Ay, still Grok ang tatanggalin no, ng Game Lab. And, nga naman. So, kung nagtanggal sila ng Grok, meron tayong idea na baka nga mag-Farsa,
mga mag-eve. Pero may nararamdaman ako bigla na savior. Tingin mo, tatawid tayo sa savior ngayon? Feeling ko eh. Ay, sawa savior. Ako, parang it's not yet time. Kasi parang same mechanics for a savior eh. Linear yung damage ah, coming. Kahit nasabihin natin merong mystic field, yes, there's a mini stun or pwedeng immobilize. But still, the idea is they need more explosiveness. Pero kailangan din nila syempre consider kasi na may Valentina sa kamay dito ng Euphoria. Alilia is possible. Yun yung nakikita kong... Explosive eh! Oh, explosive, a possible option kasi nakita natin ginamit din naman yun ni Aizawa from their recent series nung isang araw. Parang first time natin makakita ng Neo Beast combo kapag nilabas yung Lilia ngayon. Fred Rin din ano. Oh, Fred Rin Lilia eh. Tignan natin kung same sila nang gagamitin. But here... Tago muna. Parang Iksha ba? Iksha ba muna? Oh, feeling ko tago muna ng hero ni Aizawa. Tapos siya yung magka-counter. Baliktad naman. Una, sa Euphoria, hero ng mid nila. Ay. Hindi naman, ihuhuli nila yung mid nila. Una at huli. Hindi na importante kung sino ang una at huli. Honor. Basta honor makuha mo yung buong serie. Yan pa rin talaga. Malabas na to. Honor to honor. Honor? Tingin mo? Ako, Iksha or Iksha or Lilia. Iksha ka. Ay! Sabi ni Aizawa, alam mo, Athena, Joshy Cakes. Alam mo kasi, may gusto akong i-regain na status. Oo. Kanina kasi, medyo hindi ako naano eh. Hindi. Warm up. Ah, oo, tama, warm up. Kailangan calibrating. Kasi, mailapit pa ng gusto sa akin yung target. Meron, or wag masyado gumalaw. Malikot eh. Siyempre, mahirap mag-target practice kapag malikot yung target mo. And nakita naman natin, you have the Teresa and the Cho. Kaso, kapos pa rin siya sa damage na yun, more explosiveness pa rin talaga for Game Lab. And for Euphoria naman ngayon. Ponda natin. Hero zone for the Silent hero? Kid and Zone. Oho! Grabe naman yung deny pick agaw. Sobra ka naman doon. Naku, sobrang bilis nito ah. Rafaela. Ang daming panunog. Ang daming panchase if ever man. Kasi meron silang movement speed from the Holy Healing. May dash yung Lancelot. Ayan, may honor. Iksha pa. Ngayon mag-o-honor naman ng Game Lab. And for me, parang more on... Masasabi natin na... Parang Euphoria ang nagdikta ngayon ng draft. Rafaiksha eh. Rafaiksha combo eh. Bigla ako doon ha. Caught off guard. Gulatin mo ang anchor mo. Yan, Rafaiksha. Parang ano lang yun eh, kaano-ano kaya ni Rika Iksha? Si Rapa Iksha? Tignan natin, kasi pinagsama na nga sa iisang kupunan. At ngayon na lock-in na Joshy Cakes. Mukhang iba ng atake ngayon ng Euphoria. Sabi nila, ito ginamit nyo. Sige, pakita namin kung paano naman yung version namin. Ganda pala din ang buhok ni Iksha. Saka nga nga sa hindi baril eh, di ba? Parang yung beam niya. Basta ko ano man yung meron. Oh, kasi tawag sa skills niya, 'di ba? Star Helix and Dual Beam. Ah, so galing sa mga stars. Oo. And nakita naman natin, full barrage siya pangalan, parang parang power manipulation na rin eh, 'di ba? May lumalaglag-laglag, pero still we're going out to the first game 3 para sa last series, pero lahat naman ng game 3, lahat ng serye. Okay. Ito final na talaga, Joshy X. Final na talaga that JPEG. That JPEG. Hindi na, final na talaga. Pag gumawa kayo na research, final na. Kasi yung una, final lang, tapos final na talaga. Ito, final na po talaga. Game number 3, last series, Euphoria Esports, laban sa Game Lab, all one na po ang ating score. Kaya kung ako sa inyo, huwag niya na palagpasin to. Dahil si Steve, hindi niya rin pinalagpasin yung sandali na makasilip doon kay Zone. Well, ganda rin naman ng vision play na pwede niyang ibigay. At tinan mo naman itong si Hens, aga ng kanyang pagsama para sa Little Wanderers. Dito ang batang Repolyo ay makukuha ng... Aizawa! Aba naman! Ayro doon si Steve. Matindi yung sinuong niyang pagsubok para mabigyan ng magandang buhay si Aizawa doon. Alam mo, kailangan niyang dailisan. Ay, dalasan. Sorry, dalasan. Ang, Steve Dalasan! Steve Dalasan! Ang mga rotation na gano'n. Pero looking at the early item, siyempre, in Japan naman yung mga boots. Pero ikaw nakakabig na mga pangyayari. Tanginaga, habol lang ng habol. Paangat lang ng paangat kay Ryujin. Diretso-diretsong crowd control, tapos medyo mapapaflicker out. Kaya makakatakas dito. Okay lang din. Sabi niya, crab coin muna, Steve.
Ang bilis na ang dalas na talaga ngayon. Sinilip-silip. Ginamit agad yung silent eye. New zone, just spotting on Takenaga. Ramdam niya bang lang dyan si Steve? Parang hindi, no? Hindi. Ang tinignan niya na talaga si Takenaga. And ngayon, sa nangyayari ngayon, parang game love ngayon ang main initiator eh. Oo, tsaka sila yung kailangan tignan. Dahil sila naman yung may hawak ng show ngayon. Imagine being caught doon sa sipa, sa energy eruption, doon sa penalty zone. Tsaka alam na nila kung ano yung kiliti ng game lab. Ay. Diba si Havos, tingnan mo, mag-clear pa siya. Medyo malilate ang pag-responde niya dito sa first turtle. But sila, abot pa rin naman. Level 4 ang karamihan. Meron na rin penalty zone to. Sakto naman yung flicker doon. Pero may sihet sa mga sanity. Pero si Binogo pa rin na makakuha ng turtle na yun. Ngayon, low 1 HP. Ang parehas na kumpunahan. Ryujin na Kinopia. Yung penalty zone na prison zone ay hindi tatama. Sabi nga ni Steve, huwag dyan! Huwag dyan! May kiliti ako dyan! First blood going to the hands of Game Lab. Nakuha man dito ng Euphoria. Yung pagong na outrete muli si Takenaga. Basta hindi nila hinayaan na magipatay na baraha lang yung ginawa nila doon. Kumuha sila ng trade and that's gonna be Ryujin falling down onto the hands of the members of Game Lab. Pero still Steve, dinadala sa naman. Wala pang level 4 ha. Kay Shizu, pero hindi pa sila, wala pang sipa. Full barrage flicker ay magagamit para lang makatakas sa area. Magandang sign to for zone kasi alam niya ngayon. Walang flicker to, pre. Pwede. Pwede to. Pag ito hindi umuwi, bigyan to. Kaya naman ang call dito, syempre, uwi ka muna. Andiyan naman sa Aizawa. Asa Recall is there. Shizu and zone tatamaan. Ooh. Pero, huli healing, nandiyan din talaga eh. Aray ko naman. Yung ginawa ni Aizawa na poke damage kay Shizu, maganda sana. Kaso may huli healing, nawala lang din yung damage. Tapos ito pang si Yuktizi yung nasaktan dun sa, ano, sa skill ni Aixia. Ang bilis ng item, corrosion agad oh. Imagine, di ba, ganun ka-effective ngayon yung isang Aixia. And aside from that, kapag nabigyan talaga ng space, and that's why Game Lab, knowledge po. Andyan nga sa recall, holy healing, negated kahit papano yung na-inflict na damage dito ni Aizawa. Baga yung mga poke na binibigay ng unkillable killer mage, nababali wala lamang, pero Takenaga still. Energy eruption. Ang sakit! Ang damage na yun, pero bigla na lang. Talaga. Napa-arouch itong si Binogo. At, ayan na naman yung ouch out. Oo. Ouch out. Ouch out. Nung napa-ouch, out mo na ako, pre. Ouch out yun. Tara na. Sa-et. Masa-et yun. Pero looking at this one, going to be a clear under mid lane, pero pansinin natin na wala mas limited yung energy shield. Binogo here, being targeted with Steve. Kung anong ginagawa kanina, diba? Kay Takenaga. Ganun yung ginagawa niya. Ilalayo niya na lang. Penalty zone na naman doon. At mukhang si Heads ay mawawala. May sipa. Layo nun ah. Kay Ryujin. Pero mukhang mali yung angulo. Kaya naman aayusin nila kasi ang gulo ng mga nangyayari ngayon sa mapa. Dahil ang itong turtle na to. Kanina pa to sinusundot-sundot lang nila Takenaga. Kailangan makabawi ni Steve sa sipa niya. Medyo na off yung trajectory each and every time na wave ng dragon niya. There's only aabot pa nga yata dito si Binogo sa pating ng turtle. Pero hindi na. Sisiguraduhin na ni Takenaga, akin na to. Sure. Sure na to, akin na talaga to. Akin na to, hindi na to maaagaw pa. At ang ganda ng zone na ginagawa ng mga members ng Game Lab sa pagkakataon na yon. Bilis ng adjustment. Sobra. Bigla silang nag-adapt doon sa ginawa sa kanila kanina. At ngayon na itong si Heads, kailangan niya ng immortality. Kailangan niya ng Ice Queen Wand. Para mas ma-maximize nila yung kakayahan. Tingnan mo, may immortality na next, Ice Queen 1. Para kada ano mo, kada sunog, alam naman natin, mainit yun. Pero... The Pasma combination! Ayun! Ayan na, lalaman mo na. Siyempre, pag pasmado ka, edi, ano, mabagal ka gumalaw. Siyempre. Nanginginig-nginig ka dun. Hindi pwede yun mangyari. Bawas yun manginig ngayon. Kaya kailangan na ng mga heart warmer tuloy. Hand warmer! Heart warmer. Bakit heart... Finger check! Siyempre na dyan kasi yung pretty boy. Kung may pretty girl, may cute boy at pretty boy tayo. Sabi nga ni Qwerty, di ba? The finger check. Pero still, maganda yung adjustment na ginagawa ng Game Lab. Kasi as to what they did nung game number 2, no? Ito yung time na alam nila kung papaano sila babangon. At somehow, slowly but surely, yung nagagawa nila. But still, it's Euphoria that they're up against. Kilala rin to. Mamaya, nag-aantay lang pala sa dilim. Ay. Nag-aantay-antay lang ng pagkakataon na mag-sim. Kasi may tendency din minsan ng Game Lab to do the same thing. Katulad ng yasa Euphoria na silim namang naumpisa. Pero sa pagsarado na ro, medyo nagkakaproblema.
Pero still, it's the last game. Every point counts. Dikita na naman sila mag-bestie sa standings natin. Naman. Parang one point nga lang din yung inilamang nila ng Game Lab sa Euphoria so far. Maka-clingy. Yeah. Oh, clingy. And recently, syempre, hindi mo gusto maging clingy pag ganito yung sitwasyon natin. Ayaw. Oh. Na papasok ng playoffs, week 5, next week, week 6 na agad tayo. Ayun na, last week na yun. Last week na talaga yun bago tayo mag-playoffs. Kung kaya naman, naghahabol ang bawat teams. Pero, yung habulan naman sa loob ng map, grabe din yung habol ni Steve eh. Iba. Medyo kanina off-angle nga lang. Pero kung kukonekta na at tatama na yung angulo, parang ang hirap isipin din. Kasi yung side ng Euphoria Esports, although yes, may mobility ang Lancelot. Pero once mahuli kasi, kayang dire-diretso yun. Kayang-kaya eh, no? And nakita naman natin, nakita natin kung anong ginagawa doon ni Havos. Oo. Ayan ni Havos, he's trying his best. Penalty zone eh. Mga penalty zone flicker. No? Revenge strike. Nakakatakot, bigla na lang may tomato. Ang laki ng maso nun, italunan ka nun. And hindi biro yung ginagawa rin kasi nila. Na nakita naman natin yung continuous interruption nila. Ay, against the side of Euphoria. Hindi nila tinantanan. May turtle. Libre na kay Takenaga. Pero in-ensure nila na basta makuha mo muna siya kami aalis sa posisyon namin. Nabanggit mo yung continuous interruption eh. And yung kit ng, or yung lineup ng Game Lab ngayon has a tendency to do that. And meron silang energy eruption. Diba? It rhymes. Oh, energy eruption. Tapos, ano, Hule. Interruption. Eto, kaso ka lang yung sipa na ginaya ni Ryuji at mukhang si Steve. Ay, may basic attack! Dying! Piso! Gabuhok! Ang kaso nga lang, abaka fiber! Kung ako yon, sumigaw na ako. Sumigaw din kaya si Steve. Sayang din natin kita yung reaction nila. Siguro yun, ay! Yung bata! Hindi pwede yan! Pero those are the kind of setups na kayang gawin ng Euphoria kasi nga meron silang Valentina. So it's quite scary, very, very frightening. Ay, decision making. Yeah. And ngayon, si Takenaga, dahil alam nga nila na nakommit na yung mga ultimates, this is the time for them na bumenta naman pabalik. Kaso may holy baptism pala yun, mga pre. Hindi siya nakadiretso, pero yung TC. Diversion play lang pala. Na naman. Sabi ni Takenaga, sige pre, dito ako sa likod, push mo na. Pero habang ginagawa nila yun, nagpupush din palang pilit si Venogo. Diba, sa may band na gita, pero pinrevent or tinry naman i-stop yon ni Habos. Habos may band na mababa, abutan niya pa rin, hindi makakapag-push through ng plano on si Heads. Ang bilis kasi na clear wave ng isang Terista. May kakayaan siyang gawin yon. Yung mag-clear, tapos lilipat ng lane, subukan dumalaw, pag walang nangyari, balik sa lane. This time around, tatama yan sa Leko. This is the turtle for this round. Tigisa na ng score si Takenaga at Venogo. Sipa! Andiyan yung Way of the Dragon. Pero nagpalit ng target bigla. Si Zone na yung ginaw nila. May flicker penalty zone mula dito kay Hapos. Dalawang penalty zone. Kaso last insanity ay gagamitin ni Heads at mababurst down niya. Itong Terizla. Kaso si Takenaga ay hawak pa rin yung turtle Sipa ngayon. Kaya pa rin yung bad. Yung retribution niya, hindi siya ma-out-retry ngayon. Medyo talikado yung naging play doon ng Game Lab, to be fair. And for Euphoria naman, maganda yung counter penalty zone doon ni Ryujin. Oh. Kasi nakakabigla. Talagang si Habos yung ginagaya niya. Ng game 1, yung dalawang dragon. Ngayon, dalawang penalty zone. Dalawang penalty. Medyo parang mahirap yon. Pero si Shizu, ha? Rekta lang. Hindi pwedeng si Yuktizi lang gumagawa niya. Pero ganun din pala ulit. Yung nagiging persona niya sa may bandang top lane. It's going to be an inner turret. In exchange for what Euphoria did doon. Pero si Steve talaga, grabe. Yung harassment na ginagawa niya dito kala Venogo. Ngayon sa yung sinusubok na makatakas at talaga nakatakas sa doon. Flicker is committed. Now, alam nila na, teka, walang flicker, walang surprise play to. Okay, medyo libre ka pa, Shizu. No, hindi mo wala ka sa flicker, kaya medyo delikado. Sumigaw doon si Yuktizi, ah. Pre, delikado ako dito. Nararamdaman ko. Pipilit sa top ka. Umakyat agad niya si Habos. There's Takenaga also. There's the taunt. Pero the damage, hindi pa rin naman ganun kasakit. Na ngayon, mag-out ang Euphoria. They notice na parang nandito na naman silang lahat ulit, ha? Parang ang bilis nila makarating, ha? Ang bilis pero, na. Wala rin damage yung appraisal sa talaga kanina kasi wala pa namang bawas yung buhay niya. Kaya naman hindi namatay si Zone sa pagkakataon na yun. But still, yung Brusco brother, Takenaga Habos combo. Pumaharap lang talaga, sinasa na lang lahat ng damage eh. At ang kailangan na mag-play dito is itong si Ixia, itong si Shizu. Kasi siya yung panunaw eh. Knowing na may DHS na siya ngayon,
pwedeng magbago ang takbo ng ating laban. Speaking of damage, no, kumpleto naman na. Makakahabol na rin dito ang side ng Euphoria. Pero for Game Lab, lamang na lamang DC yung PC. Pero tingnan natin kung paano nga ba magre-reflect ito. Hindi na pinagalaw si Takinaga pa rin. Ito yung tunay na penalty zone. Pero still makakataka sa bad si Heads. Nagtatagong yung PC. Nag-aabang ng paraan para makapasok doon sa maklash na ginagawa ng kanyang mga teammates. Pero disengage, buhay Lord. Na yung paunang Lord. This time around, Takinaga is making sure na alam ko kung saan ka magagaling, Binogo. Oo. Hindi pwedeng wala akong vision sa'yo. Kailangan lagi kita, kitang kita. Kita, kita. Ayan. At speaking of kita, eh, si Aizawa may astral echo pa. Kaya meron silang chance na makita yung ibang miyembro ng Euphoria. Oh, astral meteor na nga yung ginamit ko doon. There's astral echo as well. Pero kita mo yung palitan dito ni Binogo siya kami Steve. Teka, nagkahawakan lang sila ng Lord. Si Steve ay nakadikit lang kay Binogo. Pero magpapalapit si Frey. Si Paimo, pero may penalty zone sa likod. Nakukonekta sa apat. Kaya naman yung damage ay manggagaling sa mga members ng game na magpapapatras yung Euphoria. At si Yuktisi ay tamang sipa lang ng kanyang mga bola. Pero itong si Binogo ay humihiwa pa ng kanyang espada. Kaya mawawala ang buhay ni Steve at Takinaga doon. Grabe si Binogo, sinugal niya na lang. It's going to be a 2-4-2. Namatay na rin si Takinaga doon, pero nakuha ng Game Lab yung paunang Lord sa laban na ito. Makakanakaw ng purple buff. Tinry ni Havosa i-delay or i-prevent yun. Pero still, that's going to be a Lancelot. And more so, naka-impure rage to ha, na Lancelot. And typically, medyo nakita ko reaction mo doon. May Dragon Spear para sa isang Bruno para pagka-ulti niya ng worldy, mabilis siya. Kaya naman ngayon free hit lang. Pero si Binogo ay nakita siya. Kaso nga lang not enough yung damage para ma-burst down si Yuktisi. And it's gonna be Binogo falling down. It's going to be a spam football. Football talaga. Dahil nakita natin for Game Lab ngayon, nakalamang sila. That's going to be a 1.3k gold lead. Kahit na merong Lord na mabilis ang mga matutunaw na side ng Euphoria, still, the damage na na-inflict nila ngayon, nakakagaw rin sila ng purple buff. Pambawi doon sa ginawa sa Binogo. Masakit yung nga sa recall. Now, the question is, how can they prevent Aizawa from doing that multiple times? Kasi yet, again and again, pansinin natin, naka-lightning function na tong Novaria na to. And imagine, wala pa naman silang matuturing natin na magic resist or pang defend doon sa magical damage na nabibigay dito ng Game Lab. Ngayon ay tumatama yung mga astral recall na nanggagaling kay Aizawa. Mga tori lang ang gusto. Takinaga ay umaharap pero may phantom execution dito. Holy baptism ay gagamitin na rin ni Zone. Pero still, wala silang damage na ibibigay. Buhay pa rin ang mga members ng Game Lab. Nakakuha sila ng tori sa taas at sa gitna. Isang inner turret na lang ang natitira and that's on the middle lane. Game Lab ngayon na lamang, that's 5 turret takedowns. They managed to somewhat na makabawi dun sa objective fight kasi dun sila talagang nalugit na puruhan ng Euphoria. And this time around, they took initiative na i-adjust natin according to what Takinaga is planning to do. Kasi mapapansin natin lagi may follow-up. And aside from that, ngayon na ready na rin si Havos for team fights. Mas gana to for Game Lab kasi isa talaga siya, hindi si Steve. Isa si Havos talaga sa, no, sasabi natin momentum changer. Kasi si Steve, his eyes are on Binogo lang talaga. Basta, karamitan, lagi kay Binogo. Oh. Pag mo na papalapitin ka, pag may mga Lord Take, yan lang, sipain mo lang. Si Havos na ang bahala. Oh, si Havos na bahala sa iba. Basta ikaw, focus mo, ibigay mo lang yung info kay Takinaga kung nasan to. Para ma-prevent ulit natin yung mga steal. Katuloy na ginawa niya ng game number 2, di ba? And this time around, Euphoria naman. Kahit sabihin natin naka-takedown sa Letoris, may bandang baba. Pero the game is still early. It's just starting. Pero things are looking quite good this early for Game Lab. Pero kaya pang pumawi dito ng Euphoria if ever man. They just need that one perfect setup coming from Heads. And even the Holy Baptism naman kanina tumatama. But yung damage, hindi pa rin ganun ka-enough. Pero ito na, yung Wave Dragon. Susubukan na i-burst down si Heads. May Firaga Armor pa naman at mawawala yun. Alam nila wala ng sipa. Pero si Zone ay nandyan din naman to provide the healing na kailangan ng Euphoria. Alam mo, mahalaga din yung timing eh. Kasi every time na nagka-cast itong si Shizu ng full barrage, saka lang tumatalon si Havos with a penalty zone. Kaso nga lang ngayon, gusto niya huli si Binogo para matadodge na ng kanyang Thornos. Andyan yung full barrage at atrasa ng mga membro ng Game Lab. Pero balik sa kanilang nasyon, pero yung Lord ay binurse down na nila.
diversion lang pala para mapalayo ang euphoria. Sa si Binogo ngayon, ayaw nilang pauwiin. Kita mo, lakad matatag. Sinusundan lang nila Binogo. There's a cyclone eye. There's the maker. With the way of the dago, pero medyo off na naman yung trajectory ng sipa dun. Kaso nga lang may astral nico, pero may tornos pa naman. Kaso si Yung Tizi ang tatapos ng mission. And it's a killing spree. Takinaga, hinahawakan yung dalawang miyembro ng euphoria. Lima pa rin silang mabubuhay at papalag at susubok na tumulak. Pero umuwi na ngayon si Steve. At magre-reset ang grupo ng Game Lab. Medyo may kababaan pa naman yung mga dead timer. Aabot pa naman si Binogo sa pagdepensa dito sa pangalawang Lord na nakuha ng Game Lab. That's 14 minutes into the game. Almost nearing the 5k lead na dito established gold ng Game Lab. Pero you've mentioned the Great Dragon Spear for Yuk Tizi already builded up. Meron pa siyang DHS and Berserker Spirit to add up to that. Ice Queen 1 naman for Aizawa. And look at the way na nag-prioritize din dito ng Athena Shield and Antikoras si Hawos. Kailangan niya na manigate yung damage na nanggagaling dito. Pero Eugene, may make-in-off yung penalty zone. Sabi ng mga members ng Euphoria, pwede natin si Tanto, pwede natin pumalag, pero mukhang low na si Jisoo. Sasayo nga lang si Binogo. May binapicture mula kay Yuk Tizi, kaya paliwala yung damage nito. Pero may penalty zone na mahuli si Yuk Tizi sa likuran. Ando pa rin naman si Hez, and it's a shutdown na manggagaling doon sa inunahan nila kanina. Ngayon, medyo nabigla yung Game Lab sa counterplay doon ng Euphoria. Umatras ngayon sila Aizawa and even Avos. And imagine, naabot kasi sa backlink si Binogo doon, si Yuk Tizi, which is the main headache for Euphoria kasi grabe din talaga yung damage na deliver niya. After, pwede rin natin sabihin na after casting kasi the Wave of the World because of the Great Dragon Spear, imagine the speed kasi na nagagawa niya sa Bruno. Pero ito, sabayan na naman, hinamadali nila na matikto din si Takinaga. Pero grabe yung kakunata na meron siya, kaya naman ang kukunin mo ng consolation ng Binogo is going to be the little wonder na nga lang din for their team. Pero or, nakuha hindi. Sabi niya, walang consolation dito. Akin to. Akin pa rin. Sipa ba? Pero alam niya wala siyang kasama. Kaya sabi ni Steve, ano lang, Chepi lang. Steve, dalasan. Dalasan. Talagang dinalasan. Dinalasan niya talaga. Ang mga ganong klaseng play. At ngayon na may 43 seconds na nalalabi para sa ikatlong Lord ng ating laban. Maaring dito na naman mag-focus ang dalawang kupunan. Pero Euphoria, nag-grupo na. Grouping up na. Ito na, nagbibuild up na ng mga immortality. Ito Root na. Force, Athena Shield for Zone. And this time around, it's a mixture of a hybrid build for Binogo right now. Kaya mapapansin natin na may damage siya kahit papano. Shizu right now, building up the Wind of Nature as well. Kasi he knows that he's one of the very viable targets for Game Lab. Pero sabayan lang dito sa Binogo and Takinaga. As we move forward here, on to Steve, spotting members kung nasan nga ba sila nagtatago. Mabubuhay na ngayon yung pangatlong Lord sa laban na ito. Mukhang Euphoria gusto na nang isugal to, lalo na't isang hipa na lang yung Torin na sa gitna. And Game Lab has every intention to finish off this round going to their side. Pero ganun din ang intention ng Euphoria. Sabi ni Takinaga, pare malayo pa yung Lance. Sige ako nahawak dyan. Salamat. Salamat sa suporta. Ngayon na itong Lancelot ni Binogo ay may kakayaan naman na okay, sige, iyaan nyo yan. Matagal mag-lord yan. Kaya ko stilin mamaya. Pero hinahayaan lang yung sa hits dito, no? Sabi ka kinaga, kamusta ba dyan? Anong sitwasyon? Kasi sa nangyayaring sitwasyon ngayon, nakikita natin si Minimap na lumalaban sila Aizawa against Binogo na ngayon nakita nila, wait lang, palapit na dyan sa Lord, Takinaga, mag-iingat ka na nga lang din. And this time around, lalapit na sila! 10k HP yung Lord! Itutuloy ba nila? Nag-hero target yung dalawang kukulang. Kaya naman si Hapus! Ang makakakuha ng Lord na yun, pero may full barrage na ibibigay si Shizu. Sa kanya kinonekta yung sipa, kaso nga lang si Steve yung mawawala, kaya aatras ang side ng Game Lab at Euphoria. Ang mahalaga sa Game Lab, sa kanila yung Lord. Grabe! Pangatlong Lord ngayon makukuha ng Game Lab. And aside from that, nakita mo yung counterplay na ginawa doon ng Euphoria. But si Steve parang nakasya yung Wave the Dragon bago niya bang makansala. Parang naibig na siya sitwasyon. And it's a do or die for him kasi pulahan na. Or parang sliver of HP na lang din kasi natitira sa kanya. After the full barrage onto this instant replay, nag-clicker out si Labos. Na call was, disengage tayo. Hindi na natin kaya pa na i-save doon si Steve. So might as well just regroup. Sabay tayo sa Lord. Abot pa naman sa dead timer dito si Steve. And this time around, mapapansin natin, the pressure is on for Euphoria. What's the game plan here? What's the defense? Takinaga right now, just targeting the orange buff as well. Andiyan yung mga Astral Echo and Astral Recall. And Euphoria needs to melt down this order as fast as possible. Kaya naman nila. Kaya. Pero problema kasi, ang dami lang kinakaharap na pagsubok. Lalo na dito na nga lang din, kakatok.
sila yung Kizzy and Havos. Here's the last insanity. Benogo trying to chase yung Kizzy pero meron nang body block. Meron siyang C-Fall na nagkoconnect na Immortality has been popping. Full Forest plus the Flicker para maabot yung mga asa pero bumalik na lang yung buhay bigla ni yung Kizzy at yung Lord of the first down na. Wala pa namang nawawala ito na rin kung kaya pwede pa kumupensa at tumipensa. Meron si Takinaga. Ang call niya, hawak ko si Benogo, hawak ko si Zone. Kaya naman dalawa na yung mawawala sa kupunan ng Euphoria. Penalty zone! Make it three pa ba? Kasi si Ryuji ng susunod. May last insanity at si Yuktizi yung target. Pero mukhang si Yabos na lang ang iikutan doon. 3-2 yung palitan. Yung base! Pero may minions. Yung base! Pwedeng dumiretso. Arito pa si Yuktizi at buhay. Naku! Season na lang ang mag-isang dumidepensa para sa side ng Euphoria. Is this gonna be it? Pero nandiyan yung mga damage sa UC para manggagaling kay Steam. Change target. Benda na lang may window transit. Tapos yung full barrage! Oh my God! Mas pinili ng Game Lab na habulin dun si Hids. Kahit na nakita natin nakaangat yung minion wave and Shizu going in with the triple kill. It's going to be a wipeout. I repeat, a wipeout for Game Lab. Joshy Cakes, anong nangyari dun? Yung depensa! Akala ko magtotore si Yuktizi nung nagsipa ni Steve etong si Shizu pero yung change target tas yung tinamo, crucial win look, of nature. They could have finished this round. Pero dahil chinis nila si Heads, three members yun. Sinugal ni Steve yung sipa niya. And Aizawa and Yuktizi, parang there was a miscom on what they should prioritize knowing that that's an Iksha. May dual beam, may star helix, and the full barrage was already up kasi ginamit ni Shizu yung full barrage siya. Kanina pa. Kanina pa. Bumalik yung buhay eh. Oh my G. Medyo nakakagulat ang mga pangyayari kaya hindi tayo nile-let down talaga ng dalawang team na to, Joshy Cakes. What a defense. Mula kay Shizu. Hindi na Euphoria, mula kay Shizu. Kay the Shizu, man alone. Hindi siya tahimik lang. Sa umpisa, oo. Pero ngayon, hindi na. Late game na eh. Hindi na siya tahimik. Tawagin mo siyang si Mami Shizoni. Dahil sa umpisa lang pala, maingi na siya ngayon. 505 KDA. Ngayon. Never pang nahahawakan to. Mabilis ang, mas mabilis ang the timer for Euphoria kasi mas nauna sila mga nakatay. Oo, mas nauna sila mga... Delikado ngayon. Ang Game Lab. May one-way possibility ba? Baka may one-way possibility. Pero hindi, kasi may mga minions eh. Pero kahit sobrang... kahit na. 19 minutes na tayo, if I remember. 19 minutes na. Parang around 30 plus pa yung the timer. Nung tatlo. Tapos yung tatlo na 30 seconds up. Yun pa yung main damage. Talaga, na pwede natin sabi pang clear wave. Ngayon, na-try nila Havos yung Basila. It's already 10-10 dahil sa nangyari yon all na pati sa ating dead timers and net worth. This is going to be an upset if ever man. Kaya bang i-one-way to? 5-4 na miyembro rather. Sa gitnang bahagi ng mapa ang susubok at tumulang para Takinaga. Penalty zone yung gagamitin na rin. Full barat siya iiwasan lang din. Sakit na ng full buhay barat. Buhay na si Aizawa, buhay na si Steve, buhay na si Yuktizi. Pwede sila humabol. Sakit ng astral recall, kalahati ng buhay yun. Si Steve sumalubong na naman. Nandito, nagmamadali. There's a way to dragon. Pinili niya din si Ryuji, mababurst down pa nila. Winter traction. Pakakatakas pa naman siya. Pero dito yung kinopi yung penalty zone. Counter initiation play. Si Steve yung unang mawawala. Nagamit na yung winter traction. Ito Yuktizi at sakto pa yung gold rose para kunin yung buhay niya. And it's a boss. Falling with a triple kill para kay Benogo. Make it four pa ba? May immortality pa naman to. Mapapap lang yan. It is gonna be a monster kill para sa dumipensang si Shizu. And it's time for offense para sa Euphoria. Anong call nila dito? Meron tayong minion wave. Umaabat ito si Ryujin. Aizawa is down. Euphoria right now. I'm playing Game Love with the turn of events. Grabe! It's going to be Euphoria, feeling the state of happiness and excitement as they close off the last series. What a very powerful and beautiful plot twist. Grabe! One way pa rin ang nangyari. May mga humps lang. Hindi lang ito pinadiretso, but still, one way ticket para sa panalo ng series. Euphoria, pinatunayan muli nila. Euphoria nga pala. Nagpapakilala at your service. Nagpakilala muli at pinakita lang nila na
hindi pa tapos. The game is not yet over. And dito, nagre-reflect, Joshy Cakes, yung kalma, emotions, and syempre yung decision-making. And so, we cannot sugarcoat that Game Lab could have ended that round. Yes! Pero still, yes, the presence of mind for Shizu clearly paved way for them to outplay and outmaneuver Game Lab. Sobrang pinpoint ng timing, imagine. Kasi kilala nga nila, sabi ko sa hindi lang Euphoria kilala ko, na kapag sa pag-e-end may problema or merong hump, it's also Game Lab's, pwede natin sabihin, isa sa characteristic din. Oo. Tsaka alam mo, perfect yung idea eh. Okay, dumedepensa si Shizu, cool down na yung sipa, sipain. Tapos hinabon nila si Hits. Oo. Tapos, lamang sila sa Minion Wave. Dapat, parang tinori na lang sana, pero tatlong bola din yon guys. Kung hindi ako nagkakamali, tatlong bola lang ni Yoktizi ang kailangan doon. Oo. Diniretso pa niya kay Shizu. Sakto pagsipa, Wind of Nature, full barrage, full skill combo. Atras lang konti yun eh. Ubus. Pati pantubos. Ubus talaga. Talagang grabe. For us guys, grabe. Ganun yung mga klase ng match talaga na you need to watch out for. And sobra. Hindi nyo dapat na miss out yun kasi grabe. Ito yung pag-stags mga ka-RG ko guys. Huwag nyo sukuan agad. Kasi malay nyo, di ba? We really have to give that to Shizu, guys. Shizu talaga. Kung hindi siya yung MVP doon, grabe. Hindi man. Huwag may pagbabanta. Still, medyo, maganda naman talaga yung ginawa ng iba. Yeah. Pero, iba yung, kasi ikaw kakabahan ka na noon eh. Naka, salalay sa'yo mag-clear ng wave. At lahat ng wave, sa tatlo, lahat ng sides ha. Tatlo. Sa'yo lahat naka-abante yung pressure na makakuha ulit ng puntos. But still, Euphorian Game Lab. Oh my. Hindi tayo binigo. And giving us a great show match, parang show match na talaga. Pero, still, alam ko mas marami may dadagdag sa ating Alice. Kaya naman, Curdy, you're up. Gusto ko sana kayong patahimikin muna. Pero si Shizu, the silent kid, is making a noise dito. Securing the reverse sweep para sa Battle of the Besties, Euphoria. Angaangat dito sa sering to kontra sa Game Lab. At hindi natin may pagkakailan na this is actually a comeback win para sa Euphoria. Again, simulan natin to sa draft. Makikita natin na lamang ang Game Lab when it comes to the initiation. Securing that Erisla, securing the Predrin, and even securing the Cho. Nakita natin kanina nung gumamit ng Cho si Zone nung game number 2, lamang na lamang naman doon ang Euphoria. But the game have turned dito sa game number 3. Nakikita natin yung mga early rotation, early pickoffs ng Game Lab was actually successful and hindi nga natin may pagkakaila. Lamang na lamang sila sa early game. Diba? Nakokontrol nila yung game eh. Umabot na sa punto na kaya na rin sanang tapusin pero yung depensa nga dito ng Euphoria ang nagpanalo talaga nung laban. Nung early part of the game, makikita natin dito na grabe nga yung pang frontline na meron ng Game Lab. They have Havos para nga din naman talaga mag-set up dito. And ang maganda sa ginagawa ni Havos nung early game was actually ginagamit niya lang yung penalty zone kapag nag-full barrage na si Shizu. Pero si Shizu, mas maganda yung ginawa niya. Hindi ako mag-full barrage hanggat hindi nagpe-penalty zone si Havos. Ilang beses natin yan makikita all throughout the game yung adjustment na ginawa na yun ni Shizu. Kaya itong stats na makikita natin dito, yes, yung damage to towers, lamang na lamang ang Game Lab. Kasi nga naman, lamang sila nung early up to the late game. At ang kinailangan lang ng Euphoria to end this game straightly on the mid lane. At sabi nga ni Joshy Cakes, one-way push pa rin yon. May mga humps lang na dinaanan ng Euphoria. And yung humps na yon, mukhang nakuha nila yung momentum para malagpasan yung humps na yon dahil doon sa dinepensang binigay dito ni Shizu. Actually, hindi lang din si Shizu yung rason kung bakit nila na ipanalo itong game na to. Yung paulit-ulit na pangugulo na ginagawa ni Heads and even yung pagkopya paulit-ulit dito netong si Ryujin ng penalty zone para meron din silang crowd control. Pero kailangan ko munang lumayo dito. Kailangan ko muna, kahit onti lang,
Onting-onti lang kasi baka ipulbarage din ako nito at nakita na natin ilang beses kung paano siya nag-adjust. Hindi na nga siya naging tahimik eh. Naging maingay na siya dito nung late game. Ramdam na ramdam yung damage output nitong etong hero na to na si Iksha. Ginamit niyo sa amin to nung game number 1. Ipaparanas namin yan sa inyo. Hindi man ganoon nagiging effective yung Iksha ni Shizu nung early game dito sa laban na to, okay lang. It doesn't matter. Ang magmamatter dito is how we end and how we defend and how we reverse sweep this series. Kitang-kita natin sa kanya yung tenacity na pag-build up niya dito. Plus, actually, wala siyang wind of nature dito as of now. Kasi ito yung pinaka-huling itemizations niya nung matapos yung laban. Pero with the crucial wind of nature para hindi siya ma-burst down ni Yuktizi at para hindi siya mapatay nitong si Steve, yun yung tumulong eh para dito kay Shizu na tumagal sa teamfight or tumagal doon sa pagdepensa at makuha niya yung control doon sa defense nila on the base. That is the defense of a lifetime para dito sa Iksha ni Shizu. Diba? Sobrang ganda ng pinakita niya doon. But then again, we cannot remove the fact na Game Lab is actually the one controlling the early up to the late game. Kitang-kita natin, sobrang dami nilang pang-initiation with the vision being provided by Aizawa. Mas nagiging madali para kay Habos and even kay Takinaga nga na mag-secure ng maraming objectives kasi nakikita niya kung sino yung dapat niyang i-watch out. Ito yung sinasabi natin kanina na si Habos eh tumatalon lang at hinuhuli niya lang si Shizu kapag gumamit na ng full barrage. Kaya naman lamang at panalo dito ang Game Lab. But then again, hindi lang naman Game Lab yung kayang mag-adjust. Kayang-kaya ding mag-adjust dito ni Shizu. Kitang-kita natin yung ginagawa ni Shizu na hindi talaga ako lalaban. Kailangan kong mapunta doon sa likod. Kailangan kong isustain to. Kailangan kong patagalin yung laban na to para makakuha ako ng magandang pwesto. Nandun lang siya sa likod, oh. Free hitting. At kapag wala ng resources ang mga miyembro ng Game Lab, nahihirapan na talaga silang pumalag. Medyo nakagulat nga dito na nakuha ni Habos yung Lord, 'di ba? Hindi pa nga nanggaling sa dalawang retribution holder ng Euphoria and Game Lab. But then again, nakagulat na depensa talaga ang pinakita dito ng Euphoria. Ito ay dahil din naman sa binibigay na sustainability ni Zone, 'di ba? Tumatagal ang mga miyembro ng Euphoria sa team fights at bumababad sila doon sa apoy na ginawa dito or binibigay neto nga si Heads at ito yung depensang pinahita ni Shizu. Hindi lang pala dalawang heroes, tatlong heroes pala. Isama mo pa yung unkillable Killer Mage na hindi siya magiging unkillable right now kasi kaya siyang patayin ng Euphoria. Feeling ko on this one, Game Lab could have actually defend this one pero pinilit kasi nilang kunin yung lead, kunin yung advantage, kunin yung control agad-agad. But yung momentum ng Euphoria, full of adrenaline na yan for sure, na hindi pre, kaya na nating ipanalo to, unti-unti lang, and they successfully taken down this game para mapunta sa side nila at inunti-unti talaga nila simula doon sa base, depensa, ending straight to the victory. Kaya naman, hi sa'yo Iksha, pero please, dyan ka lang, please lang. Kasi kailangan kong i-watch out yung damage output mo. Gaya nyo na pwede nyong i-watch out yung weekly giveaway that will be posted on the MPL Philippines Facebook page for a chance to win your own Smart Bro devices. Mechanics to join? Madali lang. Abangan nyo lang kasi ipopost na yan soon. At mamaya, kamustahin natin ang mga casters natin kasi mukhang napagod din sila doon sa Battle of the Besties pero sobrang sulit naman ng pagod.